Highlight Youth, welcome to Loving the Scripture. And for our 22nd episode, our topic is motivation to love your enemy. Last topic na pag-usapan natin, yung command to love your enemy. Ngayon naman, ano yung motivation natin to love our enemies? In Matthew chapter 5, 43 to 45, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Now, dun po muna tayo. Ano yung motivation natin to love our enemies? That you may be children of your Father in heaven. This does not mean na ang requirement to become a child of God ay loving your enemies. Hindi po yun yung requirement. Instead, this means that loving your enemy is evidence that you are a child of your Heavenly Father. Again, it is not a requirement, but an evidence that we are already a child of God. And this motivates us because we glorify God when we represent Him to the world. Paano tayo namomotivate? Because we know that we glorify God. Kapag nakikita ng ibang tao, yung love ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon, yung patience ng Panginoon, at iba pang bagay sa atin. Okay? Like for example po, di po ba natutuwa tayo kapag naiahalin tulad tayo sa magagandang character, magagandang ugali ng parents natin? Di ba? Pag nakita ng ibang tao, na for example, meron tayong ginawa, tapos masasabi nila na ganyan din yung mama mo, or ganyan din yung papa mo. E natutuwa tayo. Ganun din po sa ating Heavenly Father. Kapag meron tayong nagagawa, then napapansin ng ibang tao na may difference sa ating pamumuhay. That we are living a godly life. No, namumuhay tayo ng kung paano magmahal ang Panginoon. Then it brings joy to us and that should motivate us. And sabi din dun sa verse 45, He causes His Son to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ito pa yung isang motivation natin. Ang motivation natin ay kung paano mahalin ng Panginoon ang lahat ng kanyang creation. Okay? Kung paano mahalin ng Panginoon lahat ng kanyang creation. And what kind of love? No, meron pong mga iba't ibang klase ng love ng Panginoon sa Bible. And I will teach you today about benevolent love of God. Now, ano ba yung word na benevolence? Ito po ay nanggaling sa combination ng word na bene, which means good or well. No, dito nanggaling yung word na benediction, which means good saying, and volence, no, or will or willing. So, ang benevolence po, it means good will. Now, just to clarify, God hates sin and sinners. Kaya naman ang dinadala sa hell ay sinners. But His benevolence, His benevolent love extends to all His creation. His goodness, no, His goodwill extend to all His creations. Sabi nga dun sa verse, no, sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Yung araw ay hindi lang sumisikat sa mga anak ng Panginoon, but to all His creation. No? Yung rain, hindi lang pumapatak sa mga good people, sa mga righteous, but to all His creations, even to the unrighteous. This means po that God sustains His creations. His creations experience His goodness, sometimes His abundance, no, prosperity, kaya naman meron tayong napapansin, even the wicked people, even yung mga taong alam natin na hindi naman nananampalataya sa Panginoon, atheist, or may galit sa Panginoon, minsan, nakaka-receive sila ng blessings, nakaka-receive sila ng good things from the Lord. That is the benevolent love of God. His love falls on everybody. Now, paano natin ito i-apply? If God extends His goodwill even to sinners, even to people who offended Him, even to people who disobeyed Him, even people who do not believe in Him, even to people who are angry at Him, pinapakita niya, in-extend niya yung goodwill niya, yung love niya, then we should love our enemies also.
ang basis po natin hindi yung kung paano magmahal yung mundo. No, ganito magmahal ang mundo. Kung sino lang yung mabuti sa akin, sa kanila lang ako magiging mabuti. Kung sino lang yung gumawa ng maganda sa akin, sa kanila lang ako magpapakita ng magagandang bagay. Ang basis po natin ay yung pagmamahal ng Panginoon. God extends His benevolent love to all His creations, even sinners, even the people who offend Him, even the people na itinuturing siyang kaaway. So ganun din po tayo sa mga taong gumagawa ng negative things sa atin. We should extend the love of God, the good will of God sa kanila. That's it for tonight. God bless and Shalom.